Opisyal nang inanunsyo ng Isway M Philippines ang bagong motorsiklo na inilabas nila ngayong taong 2024. Ito ay ang Jet 4 RX125, sa katunayan ay available na ito sa mga dealer pero limitado lang ang stock sa ngayon dahil limited edition lang ang motorsiklong ito. Kaunting trivia lang muna tayo, alam nyo ba na ang Isway M Jet 4 RX125 ay hindi na bago sa ibang bansa? Matagal na ang modelong ito at kilalang kilala na ito sa mga European countries. Ayon sa mga review na napanood natin, maganda ang kanilang experience sa motorsiklo na ito at napakaswerte natin dahil bihirang mangyari na dalhin sa Pilipinas ang motor na meron sa mga European countries. Kagaya na lamang ng Isway M Jet 4 RX125. Pagdating sa porma ng motorsiklong to, mapapansin natin yung pagiging sporty looking niya, and at the same time adventure looking, manipis lang siya, hindi siya bulky. Tingin ko kasing size lang nito ang mga Mio ay 125 ng Yamaha. Pagdating sa kanyang headlight, napaka-aggressive ng design ng kanyang headlight, at naka-LED na ito, kaya maliwanag din ang kanyang headlight. At ang kanyang mga signal lights dito nakapwesto sa taas, kaya very visible ito kapag ka magsi-signal lights tayo. At isa pa sa maganda dito, meron na itong built-in hazard lights na very useful talaga, lalong-lalo na kapag ka may emergency situation at nakahinto tayo sa mga alanganing lugar. Sa harapang bahagi pa lang ng motor na ito ay very eye-catching na talaga, at pagdating sa kanyang tail light ay napaka-sporty din ang kanyang design at naka-LED na din ito, kaya maliwanag na din. Maganda din ang pagkakadisenyo ng kanyang signal lights dito, dahil hindi siya nakausli pero nakahiwalay siya sa kanyang tail light, kaya mabilis din tayong mapapansin kapag ka naka-signal lights tayo. Anyway, pagdating pala sa mga signal lights nito, hindi pa ito naka-LED, ganun din sa harapan. Naka-bulb type pa rin ito. Pagdating naman sa kanyang instrument cluster, naka-fully digital display na ito, at napaka-unique ng kanyang disenyo, napaka-user-friendly din, kaya hindi ka malilito sa mga indicator niya. Nasa gitna ang kanyang speedometer, at meron pa siyang tachometer. Meron siyang fuel indicator, voltmeter, at meron na rin itong orasan, at isa pa sa nagpapadagdag ang ngas ng motorsiklong to. Yung kanyang naked handlebar, mas nagiging adventurous looking at the same time sporty ang kanyang pormahan. Sa mga switches naman, kagaya lang din ng mga typical nating motor, nandito ang kanyang high beam at low beam, signal light at ang kanyang busina, sa kabila naman ang switch ng kanyang hazard light at ang kanyang push start. Sa starting system pala nito, wala itong kick start, bali push start lang ang gagamitin natin dito, and very convenient kapag magpapagas tayo, dahil nasa harapan lang ang kanyang fuel refiller. Ang fuel capacity naman nito ay 6.2 liters. Kahit slim lang ang motor na ito, malaki ang kanyang fuel capacity, kaya kapag nagpa-full tank ka, matagal-tagal bago ka maubusan ng gasolina, so goods na goods din ito pagdating sa mga long ride. At sa fuel consumption, nag-average din ito ng 45 to 50 km per liter, big thanks to EFIO electronic fuel injection na nagpapatipid talaga sa gasolina. Idagdag pa natin ang magaan niyang timbang na 113 kilos lang, kaya hindi talaga siya mahihirapan sa arangkada. Meron din siyang hook dito sa harapan, kaya meron tayong pagsasabitan ng mga dala-dala natin, at ang lapad ng kanyang footboard, kaya kung marami tayong dala-dala hindi tayo mahihirapan, lalong-lalo na kapag galing tayo sa palengke. Goods na goods din to sa malayo ang bayahe, kasi pwede nating matuwid ang paa natin, dahil sa kanyang extended footrest, at isa pa sa nagustuhan ko sa motor na ito, dahil bukod sa maporma siya, dinisenyo talaga siya para sa convenience ng isang rider. Hindi naman pahuhuli sa teknolohiya ang motorsiklong ito, dahil naka-ali na rin ito o anti-left engine hunder system, mas ini-improve nito ang riding stability, very useful yan lalong-lalo na kapag nasa high speed ka. Pagdating naman sa kanyang makina, ito ay 124.6cc, 4-stroke engine, single cylinder, 2 valves, single overhead cam. Pasok din ito sa emission standard, dahil naka Euro 5 compliant na ito, kaya walang kausok-usok, very eco-friendly, at naka EFI na rin ito, o electronic fuel injection, kaya matipid siya sa gasolina. Ang kanyang maximum power ay 8.4 kilowatts, at 8,500 RPM with the maximum torque of 10.3 Nm of peak torque at 6,500 RPM. Hindi ka rin talaga mabibitin pagdating sa performance ng motorsiklong ito. Pagdating naman sa sukat ng gulong nito, dito sa harapan ay 110x70x12,
sa likod naman ay 120 by 70 by 12, so pagdating sa kanyang gulong, malalapad ang kanyang mga gulong. Kaya pagdating sa mga cornering talagang very stable at mas confident tayo. Naka full tire hugger na din ito kaya hindi basta-basta kakalat ang mga dumi, mga putik-putik kapag kanadaan tayo sa basang kalsada, at maganda yung kanyang mugs, color gray. Hindi na natin pang kailangang iparepaint kasi bagay naman sa kanyang kulay. Pagdating naman sa braking system, dito sa harapan ay naka wavy disc brake na ito with 226mm, at naka 2 piston caliper na ito kaya malakas din ang kanyang stopping power. Naka CBS pa ito, o combined braking system, ibig sabihin kapag nagpreno ka sa rear brake, sasabay ng 30% yung kanyang front brake, then dito naman sa likuran ay naka drum brake ito. Sa suspension naman, telescopic fork sa harapan at naka single shock naman sa likuran, pagdating naman sa kanyang upuan. Malapad din ang kanyang upuan at ang kanyang seat height ay 785mm, kaya perfect na perfect talaga ito sa mga beginner o hindi gaanong matatangkad na rider dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng upuan nito meron itong storage, kaya meron tayong paglalagyan ng mga gamit natin, at dito na rin nakapwesto ang kanyang charging port, kaya pwedeng-pwede na tayong makapag-charge ng cellphone natin dito. Pagdating naman sa kanyang presyo ay 78,800 pesos lang ang kanyang SRP, so napaka-affordable lang niya para sa ganitong mapormang motorsiklo, tapos meron pa mga convenient features, napaka-rugged ng porma. Ang tataba ng gulong, naka-flat and extended footrest, naka-naked handlebar, naka-fully digital display, merong hazard light at madami pang iba, kaya masasabi ko sa motorsiklong to na sobrang angas talaga, wala ka nang hahanapin pa. So ano ang masasabi nyo mga ka-Wizard Moto sa scooter na ito ng Isway M, ang Isway M Jet 4 RX125? Plano mo bang kumuha sa scooter na ito? Mag-comment lang sa comment section down below. So dito na natin tatapusin ang video mga ka-Wizard Moto. Kung nagustuhan nyo ang video ay huwag kalimutang mag-subscribe. Paki-hit na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa ating motorcycle news and reviews. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mga ka-Wizard Moto. Ride safe as always and God bless.